Ano ba yan? Eh, tila ba dalawang alkalde ngayon sa Makati? Si Mayor Junjun Binay at ang nanumpang acting mayor na si Romulo Kid Peña. Pero ano ba ang dapat manaig? Ang nakuhang temporary restraining order ni Mayor Binay laban sa kanyang suspension o ang suspension order na naunang isilirbi ng DILG? Yan ang tinutukan ni Ruth Cabal. Habang parehong nagmamatigas ang kampo ni na Makati City Mayor Junjun Binay at ang kinikilalang acting mayor ng DILG na si Romulo Kid Peña Jr., walang malinaw na kasagutan kung sino na nga ba ngayon ang mayor ng Makati. Tingin ng DILG ang isang TRO ay inilalabas ang korte para mapigilan ang isang napipintong hakbang. Sa kasong ito, yun ang pagpapatupad ng DILG ng suspension order na inilabas ang ombudsman laban kay Mayor Binay. Pero dahil lumabas ang TRO ng Court of Appeals matapos maisilbi ng DILG ang suspension order at makapanumpa na bilang acting mayor si Vice Mayor Kid Peña, lumalabas na moot and academic na raw ang TRO. At 3 o'clock, as far as the DILG is concerned, the acts that we were ordered to do by the ombudsman had already been performed. And there's only one mayor, which is acting Mayor Peña. Ito rin ang ginitang ombudsman sa inihain nitong manifestation sa CA ngayon para bigyang pansin ng CA na dahil nga naipatupad na ang suspension order laban kay Binay, wala nang anumang aksyong pangpipigilan ng TRO, kaya wala na itong saysay. 8:30 ng umaga raw na iserve at naipatupad ang suspension order. 9:47 na nung pasi Peña. 1:20 ng hapon natanggap ng ombudsman ng kopya ng resolusyon ng CA na nagpalabas ng TRO. Layon rin daw ng isang TRO na mapanatili ang status quo o ang umiiral na sitwasyon bago ang kontrobersya. Para sa kampo ni Binay, ang status quo ng ilabas ang TRO, si Binay ang nakapwestong mayor. Pero para sa DILG, ang status quo, dahil nakapanumpa na si Peña ng ilabas ang TRO, si Peña na ang nakaupong mayor. Kaya ito ang sitwasyong pinaiiral nila ngayon. Bagay na kinukontra ng mga Binay, kaya nagsampa rin sila ngayon ng petisyon para ma-contempt sina Peña, DILG Secretary Mar Rojas at DILG NCR Director Renato Brion at ilan pang opisyal ng PNP dahil sa pagsuway raw sa TRO. Any attempt to muddle the issues here is a tactic used to confuse and to try and justify their disobedience to the lawful order of the Court of Appeals. Tingin ni dating Senator Aquilino Pimentel Jr., may akda ng local government code, tila nadaan sa teknikalidad ang timing ng DILG sa pagpapatupad ng suspension order laban kay Binay. Pero dapat rin daw kasing kilalanin ang karapatan ni Binay na madepensahan ang sarili. I believe that TRO should prevail over the oath-taking that was done by the vice mayor sapagkat hindi naman karera ito unahan kung sinong mabilis tumakbo. Ang procedure ng hukuman to maintain law and order must prevail. And that means yung inaapi, tingin niya, should be given the right to seek redress. Payo niya iakyat na sa Korte Suprema ang issue para maresolba ito. Ang DILG naman sa ngayon maghihintay muna ng abiso mula sa Korte o sa Department of Justice para sa susunod na hakbang nito. Pero mananatili raw ang pulisyang nakabarikada sa paligid ng Makati City Hall. Ang directive ng ating secretary sa Philippine National Police is that you maintain presence there for purposes of maintaining peace and order. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.